Halos magkakasunod na ang mga aberya sa mga tren ng MRT, pati na ng PNR o ng Philippine National Railways. Kaya naman ang Department of Transportation and Communications, bugbog sarado sa mga batikos. Ayon kay DOTC Secretary Jun Abaya, minana lang daw niya ang mga problema. Handa rin daw siyang magbitiw kung hihilingin ang Pangulo. Live mula sa Quezon City, my report, si Raffy Tima. Raffy? Jessica, sa gitna nga ng kabi-kabilang aberya sa MRT nito mga nakarang araw, ay handa rin magbitiw si DOTC Secretary Jun Abaya kung ito ang hihilingin ng Pangulo. Pero habang pinagkakatiwalaan pa raw siya ni Pangulong Aquino, ay ginagawa daw niya ang lahat para maresolba ang problemang taon na ang itinatagal. Ito ang bumungad sa mga pasahero ngayong Lunes sa kasagsagan pa naman ng rush hour. Nagka-problema raw ang bolster ng isang tren ng MRT, kaya hindi ito pumantay sa platform. Dahilan para pabalikin ito sa MRT depot, kaya ang pilang dati ng mahaba, lalong naging tila milya-milya. Masyado po mahaba yung pila, saka ang tagal ng pag-abante. Haba talaga ng pira, always ako, wala nang pababa, lalo kung Monday talaga. Halos araw-araw na nagkakaberya ang mga tren ng MRT, mula nang maaksidente at sumadsad sa Taft Avenue Station ang isa sa mga tren noong nakaraang linggo. Mahigit 30 nasugatan noon. Kinabukasan, Huwebes, dalawang tren naman ang napahinto sa GMA Kamuning Station dahil may pumutok daw at nangamoy usok. Kasunod nito, tumirik naman ang nasa 40 minuto ang isang tren bago makarating sa Santolan Station. Kung pwede lang ako magtago, magtatago na ako. I have to be honest with you, nahiya na rin talaga ako. I mean, wala na akong maisagot kung minsan. I have no more excuse. Maging mga motorista sa kalsada, nadadamay na rin sa nagiging problema sa riles. Kanina, isang passenger van ang nabasagan ng windshield. Ang bubungan nito, nayupi. Dahil daw ito sa isang tubo na tatlong talampakan ng haba na bumagsak sa van. At sinasabing nahulog mula sa riles ng MRT sa may Boni Avenue Station. Pag daan ng train, paglipas nun, ayun na, kasunod natin tubo to na tumama dito sa amin. Ganito pagkakatama niya. Maaaring ganyan yung tumama. Saan una kaya tumama yun? Nasa ibabaw? Tapos pumalo pa rito. Wala pang kumpirmasyon sa mga investigador kung sariles nga galing ang bakal. Pero ayon sa pamuno ng MRT, wala naman daw construction o inaayos sa nasabing lugar na posibleng pagmula ng tubo. Sa gitna ng kabi-kabilang problema sa MRT, ang tren naman ng Philippine National Railways o PNR ang tumirik. Halos 40 minuto rin itong nakahinto sa San Andres Station kaninang umaga. Ang problema, lampas ang bilang ng mga pasahero sa kayang isakay ng tren. Dahilan para magka-problema sa generator set nito. Dahil sa kaliwat ka ng problema sa transportasyon, dagdag pa sa mga airport. Sabi ni Senate Finance Committee Chair Senator Chis Escudero, dadaan sa butas ng karayom ang mga kinatawan ng ahensya sa pagdinig ng proposed budget ng DOTC. Isa sa mga bubusisiin ang performance ni Secretary Jun Abaya bilang kalihim ng DOTC. Niloloko nila kami nung sinabi namin, nung pinaimbestigahan ko yan, sabi nila wala na raw pila. Utang na loob naman dahil competent si Secretary Abaya. Hindi ko alam kung bakit hindi niya napapakita ang competence na yan sa larangan ito at mga nagdampa noon. Paliwanag ni Abaya, inabutan na lang niya ang mga problema sa MRT at naiya. Pero mula nang maupo sa pwesto, pinili na raw niyang huwag manisi at sa halip ay hanapan ng solusyon ang mga dinatnang problema. Yung signaling system, hopefully, I think sa usapan namin, first quarter of next year, it should be on board. Yung power upgrade, I think easily next year it should be on board. Aminado ang kalihim, pagdating sa MRT, komplikado talaga ang problema. Ang may-ari ng MRT, isang pribadong consortium. Pero gobyerno ang nag-ooperate nito. Kaya naman maraming kailangan pagdaanan ng pag-ooperate at maintenance ng MRT. Bagay na hindi nangyayari sa ibang sektor. They were in a position to decide to buy trains, upgrade signaling, upgrade power years ago. Hindi ko alam kung anong relasyon nila sa DOTC dati, di ba? Baka sila willing, DOTC ayaw, o DOTC willing, sila naman ang ayaw. I don't know. Ginagawa naman daw niya lahat ng makakaya para resolbahin ang problema sa kanyang departamento, pero handa raw siyang magbitiw kung ito ang gugustuhin ng Pangulo. If I don't make the standard for the people, I'm ready to go anytime. I have a family to take care of, I have small kids to raise. It's just a privilege for me to be serving in government. Jessica, umaasa nga ang DOTC na sa mga susunod na buwan, hanggang sa susunod na taon ay makikita na ng mga sumasakay sa MRT ang mga pagbabago rito. Bagamat araw-araw na ngang may aberya sa MRT, ginigit ng pamuno ng DOTC na ligtas pa rin sumakay dito at siya pa rin pinakamabilis na transportasyon sa EDSA. Jessica? Yun nga, sinabi nila, no, ligtas sumakay sa MRT, kaso araw-araw naman may problema, Raffy.
Yun ang Jessica, at hindi nga mahirapan, bagamat hindi mo maiko-quantify yung delay at yung kaba dun sa mga commuters kapag sila sumasakay dito, eh hindi mo yun maiko-quantify. Pero yun nga, talagang nagtsasaga pa rin yung ating mga kababayan dahil ito pa nga rin yung pinakamabilis. Bagamat syempre nandun na yung kaba, lalo pat yung nangyari dun sa MRT station sa TAF. Lalo pat karamihan itong mga MRT elevated. So kung nangyari ito sa elevated part ng MRT, eh mas malaking disgrasya. So yun ang kinakaba ng ating mga kababayan, Jessica. Okay. Kanina meron nagtanong sa akin na isang sumasakay lagi sa MRT, Rafi. Bakit daw itong MRT mas bata ito eh kesa sa LRT? Pero kung ikukumpara mo raw yung bilang ng aberya, yung LRT meron ding mga aberya at wag naman sanang mangyari na magka-aberya, no? Pero kung ikukumpara mo raw yung record ng aberya nitong LRT at MRT, edi hamak na mas nauna tong LRT. Mas marami raw aberya tong MRT. Bakit kaya? Yes, Jessica, bagamat wala tayong eksaktong bilang dun sa mga sumasakay sa LRT, pero lately ay nagkaroon ng mga upgrades dyan dun sa kanilang mga tren. Remember, yung mga naunang coaches dyan ay walang aircon, pero nagkaroon na ng aircon. At through the years, ay nagkaroon ng upgrade dito sa LRT. Pero sa MRT, ang sinasabi nga ay 8 taon na delayed yung mga upgrades na kailangan dito, lalo na yung mga bagong bagon. Dagdag pa rito, halos dumoble na yung kapasidad ng MRT na nagpabilis doon sa pagkaluma nitong mga parte ng MRT. 300,000 yung design capacity nitong MRT, pero ngayon ay umaabot na sila ng 500,000 kada araw. So talagang overcapacity nito at bumibilis na nga kumbaga yung wear and tear ng mga parte nitong MRT. So marami talagang aberya nangyayari at araw-araw na nga yan ayon sa DOT si Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.